samba at buhay. Pinag-uugnay sa isang hapag, Sambuhay the TV Mass, a pastoral ministry of the priests and brothers of the Society of St. Paul. Isang magandang araw po sa inyo mga kasambuhay. At ngayon po ay Pasko ng muling pagkabuhay, March 27, 2016. Kaya't binabati ho namin kayong lahat ng isang maligayang Pasko ng pagkabuhay. Alleluia! Christ is risen from the dead. Happy Easter po sa ating lahat. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. At syempre po kasama ng mga pari, mga brothers, mga seminarista ng aming pong kongregasyon dito po sa Pilipinas at sa Macau. Gayun din po kasama ng mga pari ng Archdiocese of Manila at ng TV Maria na atin pong mission partner sa pag-produce natin netong ating Sambuhay TV Mass na ito. Kayo pong lahat ay aming inaanyayahan na malugod na makiisa sa atin pong pagdiriwang ng tagumpay ng Panginoong Jesus. Tagumpay sa krus, tagumpay mula sa kamatayan, tagumpay sa lahat ng kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan. At siyempre po, binabati natin ang ating mga regular na mga kasambuhay, kasama na po riyan ang ating mga homebound na mga may sakit, ang ating pong mga elderly, yung pong mga lolo't lola, no ha? Kasama po yung inyong mga talaga na mga dakilang mga alalay at mga caregivers, no? Siyempre po, sinasama rin natin ang mga super busy na mga kapulisan natin at kasundaluan na ngayong umiinit na po yung fever ng eleksyon sa Pilipinas, ay talaga din namang napaka-busy po nila sa pag-maintain ng kaayusan at gayon din ng kapayapaan ng ating kapaligiran. Binabati natin siyempre yung mga travelers, no, yung mga preso na kaugnay po natin linggo-linggo. At gayon din po, siyempre lahat po ng mga libo-libo na ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers, overseas faith witnesses, saan man po kayo, saan mang lupalop ng ating mundo, kayong lahat ay amin pong idinadamay at niyayakap sa ating panalangin para sa araw na ito. Nais nating magbasa ng kaunti, no? Doon po sa ating mga natanggap na mga messages at sharing ng ating pong mga OFWs, lalo-lalo na. Isa na po riyan si Monet Cabuen. Si Monet Cabuen, nais niyang ipanalangin po natin ang kanyang anak na namatay. 10 years ago, baby pa lang, nagkaroon po ng heart problem at 7 araw lamang na ipinahiram ng Diyos itong si baby Kathleen Milambiling. Yan, kina Monet at ang siyempre ang kanyang pamilya. So, Monet, nais natin isama, no, itong inyong special angel na ito sa kanya pong peace sa harap ng Panginoon, si Kathleen Milambiling, no? At oo, pwede kang magdiretso ng anumang mga prayer intentions mo sa atin pong cell number. By the way, siguro po sa mga susunod na araw, mag-a-announce tayo tungkol sa ating cellular number pag naayos natin kung paano ang bagong linya, no? Gayun din naman si Jeremiah Asenas Alasgo. Yan. So, siya po'y nagtatrabaho sa isang Middle Eastern country. At sabi niya, nais niyang ipanalangin ng kanyang nanay na 2 taon nang nagkaroon ng heart stroke at paralyzed, no? At ngayon naman ay kinakikitaan ng mga simptomas ng enlargement of the heart. At sabi nga niya, nawa ay madagdagan pa itong buhay na pahiram, no? Dito sa kanyang nanay. So we would like to pray for that, Jeremiah. Si Janet Sabile, sabi niya nagpapasalamat siya na linggo-linggo siya po ay nakakadalo ng ating banal na misa sa pamagitan ng internet. Si
Romy Polinar. Yan. So, well, sabi niya, nakapagpadala daw siya ng kanyang love offering sa remittance center, pero nais niyang ma-confirm. Kadalasan, Romy, kapag, hindi kadalasan, but we make it a point na talagang we acknowledge even on internet, on Facebook, whatever, yung atin pong mga remittance. Kung nagkakaroon ng problema po sa inyo pong pagpapadala ng love offering sa pamamagitan po ng St. Paul Seminary Foundation, just advise us, kasi ho, pwede lang po natin gamitin ang ibang accounts at sa pamagitan po niyan, maabisuhan din po kami at we would be able to accept your love offerings accordingly. No? Si Romy pala, si Romy Polinar ay nagpapasalamat sa kanyang bagong part-time work, online virtual assistant daw siya ng isang call reviewer na nakabase sa Estados Unidos. At sabi nga niya, ito'y malaking tulong para sa ganon ay madagdagan yung kanyang income, at maliban po doon ay mabawasan naman ang kanyang homesickness. No? Si Susana Carlos Umali, nakabase siya ngayon sa London, nais po niyang ipanalangin natin ang kanyang ate na may karamdaman at nawa, sabi niya, maayos din ang buhay ng lahat ng kanyang mga kamag-anakan, lalo-lalo na po ang kanyang anak at asawa na naririto sa Pilipinas, no? And then si Expedita Belandres, yon. Nais niyang ipanalangin natin ang dalawang magkapatid na na-aksidente sa isang truck accident, si Tiony Ferrer at si Larry Ferrer. Ito po si Larry Ferrer ay sumakabil ng buhay na, pero maliban po sa kanyang repose, nais ipanalangin ni Expedita si Tiony Ferrer na nawa siya ay magkaroon din naman ng gift of a new life, bagong buhay. No? Si Francis Pascual. Nako, Francis, napakahaba ng iyong sharing, no? Pero we appreciate your sharing, no? Sabi mo nga, pwedeng hindi nabasahin ito, but we have read it on your Facebook account, Francis, no? And because of that, nais po nating ipanalangin ang iyong intentions na nawa, yung inyong pinoproblema no, mula pa noong 2012 ay magkaroon ng kalutasan. Ito ay tungkol sa iyong mga working papers kung saan ka naroon ngayon. Frances, huwag ka mawalan ng pag-asa. Easter Sunday ngayon, Victory of the Lord. So ipanalangin mo na sa pamamagitan ng kanyang tagumpay, si Jesus ay magparamdam sa iyo sa kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, at nawa nga itong matagal mo nang hinihintay ang solusyon, magkaroon ng katugunan na maayos. Nice din po natin, of course, i-acknowledge itong ipinadalang sulat noong pa pong February 15 mula po sa isang Middle Eastern country. Ang nagpadala po ay si Cora Ropeta at ang kanyang buong mag-anak na ngayon ay magkakasama dyan sa Middle Eastern country na yan. No? Cora Ropeta and family, maraming salamat po sa inyong mga padala, no? And we would like to include in our mass, not only today's, at kung hindi, sa lahat ng pag-aalay po na sa Buhay TV Mass. Unang-una, ang kaligtasan at intensyon ng lahat ng kasamahan niyo po na OFWs dyan sa inyong lugar. Gayun din po ang intensyon ng unit ng Couples for Christ Community sa inyong lugar na nawa magkaroon kayo ng lakas, no? Lakas upang iproklama ang gawain ng Diyos dyan sa Middle Eastern country kung saan kayo naroroon, no? Si, nais nyo rin panalangin natin si Sister Flor at si Brother Gov, yan, no? Na the Almighty God grant them the gift of life they have been praying for. Gayun din, para sa inyong mga anak na kasama ninyo, na nawa hindi lang sila magkaroon ng isang matiwasay
na buhay, kung hindi, that they will be guided, being molded, sabi nyo nga, in the way God wants them to be. And of course, we'd like to remember the intentions of your parents, no? Si Mr. and Mrs. Pelagio Merilos at si Mr. and Mrs. Jose Ropeta Sr. na nasa Pilipinas, na nawa sila'y manatiling malakas, malusog, at magkita-kita pa kayo ng maayos, at nawa kahit na kayo po ay mayroong agwat ng distansya. Sabi nyo nga, that the love and the unity, they will always feel, and the fellowship na yan bilang pamilya, they will always feel sa gitna po ng realidad ninyo na kayo po ay magkakahiwalay dahil nga po sa kailangan ayusin ang ating kabuhayan. So, yan po ilan sa ating mga nakuha ng mga messages mula po sa Facebook, sa email, at sa atin pong iba't ibang internet connections. And of course, we would also like to pray in a special way on this Easter Sunday, the intentions of Leslie Masigan at ang kanyang pamilya, no? Si Miguel, si Sammy, at si Jake, si Tony at Lourdes Choa, si Ed at Norma Arujato, si George at Noemi Villaruz, at ang kanilang opisina, ang Villaruz and Villaruz CPAs, at gayon din syempre ang kanilang tatlong anak at ang kanilang apo, no? Si Didith at Joey Jacob, gayon din po si Mariel Diaz ng Standard Marketing and Training, ang kusina ni Kambal, at ang pamilya po ni Irma Del at Delio San Miguel, si Corazon Ochoa at Rosita Kauyan mula po sa Discovery Bay sa Hong Kong, si Alex Fideris, si Alma Gonzalez na nasa Los Angeles kasama ang kanyang pamilya. Siyempre kasama rin yung anak niya na nag-asawa na nasa Japan po, no? Si Catherine Pablos at gayon din si Chona mula po sa SM South Mall kami nagkita, pero siya po alam ko ay nagtatrabaho sa Hong Kong. Kayong lahat, hallelujah, no? The Lord is risen from the dead, at yan po ang ating pag-asa, yan ang ating lakas loob sa gitna ng iba't ibang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Ngayon po, Easter Sunday, Year C, ang ating pong ebanghelyo para sa pang-araw na misa. Kasi sa gabi po, meron tayong tinatawag na Easter Vigil. Iba po yung mga pagbasa doon. Marami yun, ano? Pero sa pang-araw ng misa, na misa ng Easter Sunday, March 27, ang ebanghelyo po ay galing kay San Juan. John 20, verse 1 to 9. At alam niyo pong, ihimay-himayin po natin itong ebanghelyo na mamaya po ay ipoproclaim ng ating pong celebrant, ang ating presider, si Father Armand Tangi, ang ating pong pintor na pari sa Society of St. Paul. Kung ihimay-himayin po natin yung gagamitin niya na gospel mamaya sa misa, mapapansin po natin itong ebanghelyong ito enriches, pinagyayaman nito ang ating pangunawa tungkol sa Easter Sunday. Una, sabi po doon sa pagbasa mamaya sa ebanghelyo, on the first day of the week, so Sunday, first day of the week, kasi Saturday po yung seventh day of the week, no? So, the first day of the week is the story of the resurrection. Kaya nga, napakahalaga yung ating Sunday Mass. Ang Sunday Mass po, uulitin ko ulit, ay hindi po dahil sa Ten Commandments lamang. Kung hindi, ang Sunday Mass is because maliban sa we would like to set aside a day for the Lord once a week, napakahalaga yung Sunday sapagkat ito po yung weekly celebration of Easter. Easter every week. Yan po ang ating Sunday Mass. Then the story will continue. Mary Magdala came to the tomb early in the morning while it was still dark
and she saw the stone removed from the tomb. Si Mary Magdalene, ang babaeng kontrobersyal sa Ebanghelyo, ang siyang pinaburan ng langit upang maging unang saksi ng realidad ng resurrection sa pamagitan ng first proof of the risen Lord, yung empty tomb. Bakit? Bakit kaya sa lahat ng tao, sa lahat ng nilalang, si Mary Magdalene po ang nais ng Diyos na makasaksi ng himalang ito? Yung mga simptomas, yung mga signs, tanda ng muling pagkabuhay nito. Alam niyo po, there is one beautiful thing about Mary Magdalene. Despite her checkered past, ayan, ha? Si Mary Magdalene po ay talagang matapat sa kanyang pagmamahal. Tapat ang kanyang pagmamahal kay Jesus. Gaano katapat? Siya po ay nanatili sa ilalim ng krus nung lahat ng mga alagad ay parang mga asong nakakawiwit ang kanilang mga buntot na nagsipagtago dahil po sa kanilang takot sa mga Jewish authorities. Mary Magdalene was the faithful one, the brave one who stayed there. Pangalawa, hindi lang po si Mary Magdalene faithful sa cross. Kita nyo, early morning, when it was dark, matapos ang kamatayan ni Jesus, early morning, when it was dark, papunta siya agad dun sa libingan. Not because she expects a risen Christ. Hindi po. Sa kanyang gunita, sa kanyang alaala, alam niyang si Kristo'y napako, she's going to the grave to continue the vigil. Kita nyo yan? Yung pagmamahal po niya at katapatan ay talaga namang higit pa sa ano paman, higit pa sa kamatayan. Kaya nga, alam niyo po, ito si Mary Magdalene talagang pagpapalain dahil sa kanyang naging attitude na yan. No? So sabi dito sa Ebanghelyo din, she ran, went to Simon Peter and the other disciple whom Jesus loved. Ito nga po si John the Evangelist na nagsulat ng Ebanghelyong gagamitin mamaya. And she told them, they have taken the Lord from the tomb. I don't know where they put him. Yan po ang identity ni Mary Magdalene. The apostle to the apostles. No? Yan yung mga fathers of the church po sa unang siglo ng Christianity. Yan ang tawag nila kay Mary Magdalene. The apostle to the apostles. Ang isinugo doon sa mga isinugo. Isang babae. And so, sabi doon, Peter and the other disciple went out, came to the tomb. They ran both. But the other disciple ran faster kasi nga, mas bata itong si John the Evangelist. Peter arrived and at the tomb, the other disciple arrived at the tomb faster. He arrived at the tomb first. He bent down. He saw the burial cloths there but did not go in. So, alam niyo po, si Peter ang unang pumasok sa empty tomb. Si Mary Magdalene ang unang nakakitang bukas ang tomb. Nakarolyo ang malaking bato. Walang laman ang tomb. Pero hindi pumasok sa loob si Mary Magdalene. Sumilip lang siya. Si John the Evangelist, na unang tumakbo, mas bata kay Peter, nauna rin siya sa bukanan ng tomb, pero hindi pumasok. Sabi po sa gospel account na babasahin mamaya, Peter was the first to enter the empty tomb. Bakit? Sino ba si Peter? Si Peter ang leader ng simbahan. So para ba sinasabi po sa atin, the most important witness, the most important testimony about the resurrection comes from the church. Ang pangangaral, ang pagsaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ito ang pangunahing gawain para sa simbahan na pinamumunuan ni Simon Pedro.
So the church must really be a church of the resurrection. So, palagay ko magandang message to sa ating kapatid, yung grupo ni Cora, sa Middle Eastern country, yung mga Couples for Christ community dyan, no? Ni na Cora Ropeta, no? So, the church has to be bold in the proclamation about the risen Christ, no? Like Peter. When Peter arrived, he went into the tomb. He saw the burial clothes, the cloth that covered the head, not lying with the cloth that has been rolled on a separate place. Alam niyo po, bakit mahalaga itong detalyeng ito kay San Mateo? Kasi nung nagsusulat po si San Mateo, ang pinapalabas ng kwento ng marami ay hindi nabuhay si Jesus. Kung hindi, itinago lamang ang kanyang katawan. Kita nyo na. Kahit nung araw po, uso na po yung tinatawag natin na bad publicity. Pero, sabi ni Mateo, hindi. No? Hindi pwedeng ninakaw. Kasi, ang magnanakaw, hindi niya inaayos ang kanyang pinagnakaw. Di ba? Kaya mo nga nalalaman na ninakawan ka. Huwag naman daw. Pero, bakit mo nalalaman na ninakawan ka? Kasi nga, may mga nawala, may mga wala sa lugar sa iyong bahay. No? So, the very fact na nakarolyo ng maayos yung linen, mahaba po yan . Yan po yung shroud of Turin, mahaba. Tapos nakarolyo din ng maayos yung itinakip sa mukha ng Panginoon na face towel or whatever it is, ibig ko sabihin nito, hindi totoo na ninakaw ang bangkay kasi walang ganong panahon na magnanakaw na ayusin pa lahat. So, maliban sa empty tomb, balibalita na naririnig nila tungkol sa pagpapakita ni Jesus, ang sitwasyon ng empty tomb, kung saan po nakaayos ang lahat, yun din ay prueba ng muling pagkabuhay. Kaya, yung belief po natin in the risen Lord, ito ay nakabase sa isang mabigat na mga prueba. No? And then, the other disciple went in, the one who arrived at the tomb first, he saw and believed. Okay? So, yung mga apostol, hindi po agad naniwala. At yan din po yung mahalagang punto. So, ibig sabihin, they could not have fabricated the story kasi sila mismo Hindi sila naniwala agad. So, the story of the resurrection as an apostolic witness started with the unbelief of the disciples. At ito'y dahan-dahan na nag-mature sa kanila na buhay na nga si Kristo kasi nga napakita rin sa kanila ang Panginoong Jesus. So, ito pong maiksing gospel na babasahin mamaya ng ating pong paring tagapamuno sa ating misa is a wonderful witness about the rationality, reasonability of the resurrection. Pwede nating i-reason out, in short. Pwede nating intindihin sa pamagitan ng ating sentido common. Sabi nga na matatanda, no? Yung paniniwala tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi ito katha kung hindi mayroon itong matitibay na palatandaan sa kwento ng unang simbahan. Kaya po, mamaya, no? Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa in honor of the resurrection of the Lord, let us really praise the Lord, sabi nga natin. Kasi the resurrection shows the power of God. The power of the one and only true God. And Jesus Christ is part of that one and only true God. One God, three divine persons. Narito na po ang ating banal na misa na mula po sa santuario ni Maria, Reina ng mga Apostol, dito po sa ating pong kumbento sa Society of St. Paul,
7708 St. Paul Road, San Antonio Village, Makati. Narito po ang ating paring tagapamuno, si Father Arman Tabi. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, the sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Jesus, our Lord, is risen. Alleluia. Today we celebrate the resurrection of the Lord Jesus from the dead. This is the central mystery of our faith as Christians. As the Apostle Paul tells us, if Christ has not been raised from the dead, our faith in Him is useless. We too are invited to rise with Jesus, but first we have to die to our old self, our selfish desires. Only then shall we rise again as new men and women, repentant, full of hope and happiness. Glory to God in the highest. We adore you.
Let us pray. O God, who on this day through your only begotten Son have conquered death and unlocked for us the path to eternity, grant, we pray, that we who keep the solemnity of the Lord's resurrection may, through the renewal brought by your Spirit, rise up in the light of life. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. Peter proceeded to speak and said, "You know what has happened all over Judea, beginning in Galilee, after the baptism that John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all those oppressed by the devil, for God was with him. We are witnesses of all that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree. This man God raised on the third day and granted that he be visible, not to all the people, but to us, the witnesses chosen by God in advance, who ate and drank with him after he rose from the dead. He commissioned us to preach to the people and testify that he is the one appointed by God as judge of the living and the dead. To him all the prophets bear witness that everyone who believes in him will receive forgiveness of sins through his name." The word of the Lord. Thanks be to God. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. Let the house of Israel say, his mercy endures forever. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. The right hand of the Lord is struck with power. The right hand of the Lord is exalted. I shall not die, but live, and declare the works of the Lord. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done. It is wonderful in our eyes. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, do you know that a little yeast leavens all the dough? Clear out the old yeast, so that you may become a fresh batch of dough, inasmuch as you are unleavened. For our Paschal lamb, Christ, has been sacrificed. Therefore, let us celebrate the feast, not with the old yeast, the yeast of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. The word of the Lord. Thanks be to God. Christians, to the Paschal victim, offer your thankful praises. A lamb the sheep redeems. Christ, who only is sinless, reconciles sinners to the Father. Death and life have contended in that combat is stupendous. The Prince of Life, who died, reigns immortal. Speak, Mary, declaring what you saw wayfaring, the tomb of Christ who is living, the glory of Jesus' resurrection, bright angels attesting, the shroud and napkin resting. Yes, Christ, my hope is arisen. To Galilee he goes before you. Christ indeed from death is risen, our new life obtaining. Have mercy, Victor King, ever reigning. Amen. Alleluia.
with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning while it was still dark and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they put him." So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first. He bent down and saw the burial clothes there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial clothes there, and the cloth that had covered his head, not with the burial clothes, but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet understand the scripture that he had to rise from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hindi ko malilimutan ang sabi ng nanay ko na ako'y isang bata pa lamang. Ang sabi niya sa akin, pwede mong iwala ang lahat ng bagay maliban sa pagdarasal o pananalangin. Dahil ang dasal, ang panalangin, ang pinakamabisang armas na magagamit natin sa ating buhay. Dahil kung marunong kang magdasal o dumalangin, ibig sabihin, meron kang pananampalataya. At kung meron kang pananampalataya, lagi kang may pag-asa. At kung meron kang pag-asa, anuman ang dumating sa iyong buhay, kalbaryo, hirap, problema, sakit, o anumang pagsubok, malalampasan mo yan sapagkat alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos at meron kang tatanawin na liwanag pagkatapos ng dilim. Si Kristo namatay. Si Kristo, nung siya ay nagkatawang tao, naghirap at namatay, hindi natapos doon. Bagkos, siya ay muling nabuhay. At ang kanyang muling pagkabuhay na ipinagdiriwang natin ngayon ay ang garantiya at nagbigay pag-asa na tayo rin ay muling mabubuhay. Kaya ang Soma Total, kung meron tayong Biyernes Santo sa ating buhay, definitely meron tayong Sabado de Gloria at Linggo ng Pagkabuhay. Yun ang dapat nating tanawin, yun ang dapat nating asahan. At ngayong Pasko ng Pagkabuhay, meron akong isang simpleng kwento na iparirinig sa inyo na maghahatid ng mensahe ng ating Ebanghelyo. At ang kapistahan na pinagdiriwang natin ngayon, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang kwento tungkol sa magkapatid na lalaki. Isang may asawa na may limang anak at isang lalaki na binata, matandang binata. Nagmana sila ng isang malaking lupain na nagbibigay o umaani ng marami kada taon. Yung kalahati sa may asawang kapatid, yung kalahati sa binatang kapatid. Hating kapatid, sabi nga. Noong una, okay lang. Walang problema at first. But then, yung kapatid na merong asawa at limang anak, paminsan-minsan, gumigising, naalimpungatan sa kanyang pagtulog, at sinasabi niya sa kanyang sarili, "I think it is unfair, no? Parang hindi makatarungan. Meron akong limang anak, at asawa, pero hati kami.
sa inaani ng aming lupa ng kapatid kong binata na nag-iisa. Parang hindi makatarungan. Maring iniisip natin na gusto niya ang mas higit dahil mas marami sila, pero kabaliktaran. Ang iniisip niya na ang kanyang kapatid mag-isa. Siya may limang anak, may asawa, at sabi niya sa sarili niya, mas secured ako pagdating ng araw dahil meron akong asawa at mga anak na mag-aalaga sa akin. Kaya obviously o maliwanag na yung kapatid ko, solong katawan, kailangan niya ng mas maraming kabahagi o para makapag-ipon at pagdating ng araw may mag-alaga sa kanya. Kaya ang ginawa niya, every now and then, sa gabi, gigising siya. Kukuha ng isang sakong bigas sa kanyang bodega at pagkatapos, palihim na isasalin sa bodega ng kanyang kapatid. Ito namang kapatid, nag-isip din. Kasi paminsan-minsan, naiisip din niya ang kanyang kapatid. At ang sabi niya, I think hindi rin makatarungan. It's not fair. Kasi ako, solong bibig, isang kumakain. Samantalang yung kapatid ko, may limang anak, may asawa, so obviously o maliwanag na mas malaki at mas marami ang kanyang pangangailangan kesa sa akin. Kaya ang ginawa niya, every now and then, babangon siya sa gabi, sa madaling araw, kukuha siya ng isang sakong bigas doon sa bigas niya sa bodega at palihim na isasalin sa bodega ng kanyang kapatid. Minsan, nagkasabay ang magkapatid, nagkasalubong. May daladalang sakong ng bigas sa kanilang mga balikat, nagkabanggaan. At nung pagtanto nila yung kanilang intensyon para sa isa't isa, ibinaba yung bigas na sako sa kanilang balikat at sila ay nagyakap. What a beautiful concern and love for each other. And then, later on, nung sila ay wala na, yung kwento na balitaan ng mga kababayan nila dun sa kanilang lugar. At nung mag-isip sila na magtayo ng bagong simbahan, wala silang maisip na mas banal at magandang lugar na pwedeng tayuan ng simbahan, kundi doon sa lugar na nagkabanggaan at nagkita at nagyakap ang magkapatid. Anyway, ang kwento ng magkapatid ay may mahalagang punto na ipinapahayag sa atin. Na hindi lang natin dapat ituon ang ating pansin sa paghihirap ni Kristo, kundi dapat din nating ituon ang ating pansin sa pagmamahal ni Kristo na ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang paghihirap. At ang paghihirap na ito ay ipinapahayag ang paghihirap na ito ni Kristo ay ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa tatlong bagay o tatlong paraan ang gusto niyang ipahayag sa ating lahat. Unang-una, it is a sign of love, tanda ng pagmamahal. At sabi nga kay John chapter 15 verse 12, no greater love a man could offer to his friend than to offer his life. No? Pangalawa, it is an invitation to love. No? Paanyaya
na magmahalan o magmahal. Love one another as I have loved you. Ito ay pinihayag din ni Juan, chapter 15, verse 13. At pangatlo, it is a revelation about love. Isang pagpapahayag o pagbubunyag tungkol sa pagmamahal. Na ang pagmamahal, kaakibat ay sakripisyo at hirap. Kaya nga, pag may nagsabi sa inyo na mahal kayo at hindi handang magsakripisyo, hindi tunay na pagmamahal yon. Ang tunay na pagmamahal, kaakibat ang sakripisyo at hirap na pwedeng danasin ng dahil sa pagmamahal. Ito ang aral na ipinapaabot sa atin ng kapistahan ng Pasko ng Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ito rin ang hinihingi niya o hinihiling niya na ibahagi natin sa ating kapwa, lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan. Hindi lang sa salita, kundi higit sa lahat sa ating mga ginagawa. God is love, and we are created unto God's image, and the image of God is the image of love. So live a life of love, not only in words, but especially in deeds. Amen. Please stand for the renewal of baptismal promises. Dear brethren, through the Paschal mystery, we have been buried with Christ in baptism so that we may walk with Him in newness of life. And so, now that our Lenten observance is concluded, let us renew the promises of the holy baptism by which we once renounced Satan and his works and promised to serve God in the Holy Catholic Church. And so, I ask you, do you renounce Satan? I do. And all his works? I do. And all his empty show? I do. Do you believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is now seated at the right hand of the Father? I do. Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? I do. And may Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has given us new birth by water and the Holy Spirit, and bestowed on us forgiveness of our sins, keep us by His grace in Christ Jesus our Lord for eternal life. Amen. O Jesu Cristo, aming gabay.
Christ is the Lord of life, raised up by the Father. In turn, he will raise us up by his power. Let us address our petitions to the Heavenly Father as we pray. Father, we beseech you, hear us. Father, we beseech you, hear us. May the Church proclaim with all courage your Son's victory to a world living in sin, in agony, and in fear. We pray. Father, we beseech you, hear us. May the ecclesiastical and government leaders die to their personal interests so that, like the Good Shepherd, they may serve your people faithfully. We pray. Father, we beseech you, hear us. May all the baptized believers die to their sins and live up to their dignity as children of God. We pray. Father, we beseech you, hear us. May there be new hope and life for our nation through clean, honest, and credible elections and the advent of a capable and principled leadership. We pray. Father, we beseech you, hear us. May the faithful departed share in Christ's glorious resurrection. We pray. Father, we beseech you, hear us. And for our personal intentions, we pause for a moment and present our petitions to the Lord in the silence of our hearts. Father, your Son conquered the power of death. Let our celebration today raise us up and renew our lives through Jesus our Lord, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. And sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Exultant with paschal gladness, O Lord, we offer the sacrifice by which your church is wondrously reborn and nourished through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but on this day above all, to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. For he is the true Lamb who has taken away the sins of the world. By dying, he has tried our death, and by rising, restored our life. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exults in your praise, and even the heavenly powers with angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, holy.
Holy, O Lord, a fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, once supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Luis Antonio, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen, 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 amen. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare
to say the Our Father. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and Lord Jesus Christ, who said to the apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us now offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Behold the Lamb of God, behold him who take away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed.
during communion. For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I am about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and Mary be our mother too. Amen. In His glory, in His new life, we partake. Let us pray. Look upon your church, O God, with unfailing love and favor, so that renewed by the Paschal mysteries, she may come to the glory of the resurrection through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing and for every prayer our responses. Amen. May Almighty God bless you through today's Easter solemnity, and in His compassion, defend you from every assault of sin. Amen. And may He who restores you to eternal life in the resurrection of His only begotten, endow you with the prize of immortality. Amen. Now that the days of the Lord's Passion have drawn to a close, may you who celebrate the gladness of the Paschal Feast come with Christ's help and exalting in spirit to those feasts that are celebrated in eternal joy. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come upon you, remain with you forever and Amen. Ever. Go forth. The Mass is ended. Alleluia. Alleluia. Thanks be to God. Alleluia. Alleluia. Happy Easter to everybody. Celebrate.
sa kanya pong pangunguna sa atin sa banal na misa on this wonderful solemn feast of Easter. And we continue to greet one another with Alleluia. Oh, okay, so ngayon naman po tayo dadako sa atin pong patuloy na katekismo tungkol sa Extraordinary Jubilee of Mercy mula po sa panulat ni Pope Francis, yung kanyang Bull of Indiction na may titulo pong Misericordiae Vultus, the Face of Mercy. At narito po tayo sa paragraph 22. Sabi po ni Pope Francis, isa sa mga katangian ng pagdiriwang ng Extraordinary Jubilee or any jubilee for that matter, ay ang pagbibigay ng simbahan ng natatanging indulgensya. Indulgences. Okay? So, when you visit the Jubilee Church, the Holy Doors in the Jubilee Church, you are in a state of grace, you pray for the intention of the Holy Father, you pray for the intention of the poor souls in purgatory, you pray the Jubilee prayer of Pope Francis, and then you really make yung pong pilgrimage na yan to the Holy Door sa inyong mga Jubilee Churches, not only for Facebook photo ops, but really, bilang bahagi ng inyong spiritual exercise, nagkakaroon tayo ng tinatawag po na plenary indulgence. So, ano ba yung indulgence? Ganito po yan. Sa sakramento ng reconciliation o confession, check yan, pinapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Lahat ng pagkakasala na tayo po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, ito'y pinapatawad ng Panginoon. There is no sin that the Lord cannot forgive. No? The mercy of God is stronger than this. Sabi nga po ni Pope Francis sa Misericordiae Vultus number 22. However, sa gitna ng pagpapatawad ng Diyos, sapagkat tayo tao lamang, may natitirang mga residue, latak, kung tawagin natin, no? May natitirang latak o consequence ang kasalanan ginawa natin. Na dahil po dito, nagiging parang mas madali sa atin ang balikan yung kasalanan yan. Nagkakaroon tayo ng woundedness, lamat sa atin pong spiritual life, no? At ito'y nananatili yung woundedness na yan, yung tinatawag nila na concupiscence. Yung bang, para bang sapagkat nakatikim na tayo, mas madali tayong mahumaling yan sa kasamaan. So, may residue. Pero maliban po dyan, may residue na yung kasalanan, meron pa tayong tinatawag po na mga consequence. Diba? Kung nagkasala ka, kailangan may gagawin kang reparation, bayad utang, sabi nga natin. Kaya nga, meron tayong purification, hindi lang dito, kundi sa kabilang buhay, purgatory, purification. Ito pong indulgence cancels out itong mga residue na ito. Sa pamamagitan ng awa ng Diyos, tayo'y kanyang binibiyayaan ng kakaibang lakas upang labanan yung latak ng kasalanan sa atin, upang labanan yung concupiscence sa buhay natin. But more than that, ito pong indulgence ay pumapawi din dun sa dapat natin po na gagawing reparation on the other life. Yan po, no? Now,
ano ang basis ng indulgence? Well, first of all, lahat ng biyaya nagmumula kay Jesus. Specifically, lahat ng biyaya nagmumula sa kamatayan at pag-aalay ni Jesus ng buhay sa krus. The cross is our salvation. Kaya, di ba? Noong Good Friday, yan ang sinabi natin. No? This is the wood of the cross on which hung the Savior of the world. At ang sagot, come let us worship. Kaya binevenerate natin yung cross eh. No? Ngayon, mula sa cross, yung pong biyaya para magbigay ng indulgence, ito ay biyayang ibinigay ni Jesus sa kabuuan ng simbahan. Sa Matthew chapter 16 verse 18, yung tinatawag po natin na the power of the keys, binigyan ni Jesus ng otoridad ang simbahan na sabihin niya, ikaw Pedro, ikaw ay bato, at sa iyo itatatag ko ang aking iglesia, and the powers of hell shall not prevail against this church, and I will give you the keys of the kingdom. Whatever you declare loosed on earth is loosed in heaven. Yung pong words na yan sa Matthew 16:18, yan po ang pagbibigay ng Panginoong Jesus ng kapangyarihan. Hindi lang upang magpatawad ng kasalanan, kung hindi magbigay ng indulhensya. Yan ang intindi po na simbahan dyan. No? Kaya nga po, the indulgence comes from the deposit of grace na binigay ng Diyos sa simbahan. Yan. Pero maliban po sa binigay ng Panginoong Jesus na deposit of grace sa simbahan, ang indulgence din po ay, kung gagamitin ko yung salita ng bangko, wini-withdraw. Wini-withdraw ng simbahan ng merito ng kanyang mga banal na mga kasapi. Diba? Every Sunday, we always pray this profession of faith, yung credo. At isa po sa sinasabi natin, I believe in the communion of the saints. Ang pagsasalo-salo ng mga banal, ang komunyon, kaisahan ng kabanalan. Although, marami sa atin po sa loob ng simbahan ay makasalanan. Totoo rin naman po na napakarami din po ang members ng simbahan na banal, ha? Beatified, canonized. At para sa yung kanilang kabanalan, ito po ay deposito ng merito. At yung mga merits na yan, netong mga banal na miyembro ng simbahan, yan din po ang kinukuhanan ng simbahan ng grace upang sabihin, now in this Jubilee year, we grant the indulgence. Hindi lang mula sa otoridad na binigay ng Panginoong Jesus, kundi mula sa merito, deposito ng biyaya na nanggagaling sa buhay ng ating pong mga banal na kasapi. Kaya dapat pasalamat tayo sa mga santo rin. Ano? So, yan po pala yung economy ng indulgence na, alam niyo po, nakakalungkot, matagal na hindi naintindihan dahil isa rin po yan sa mga naging dahilan upang magkaroon ng hiwalayan ang Katoliko at ang maraming Protestante. Pero kung uunawain pala natin, sabi nga ni Pope Francis sa kanyang Misericordia Vultus, may napakaganda ng ibig sabihin ng indulgence na ito. It's not only the Lord forgiving us, but it's the reality of the authority to the church, and it is also the merits of the many saints, martyrs, apostles, confessors, holy men and women na nabuhay po sa simbahan. Yan, no? So, sa susunod po, papatuloy po natin itong napakagandang biyayang ito ng Extraordinary Jubilee Year of Mercy. But in the meantime po, we would like to invite you to be a mission partner. No? Unang-una, pwede kayong maging mission partner ng ating po sa Buhay TV Mass sa pamagitan po ng inyong pagpapadala sa amin, ng inyong mga sharing, no?
sa ating pong Facebook account, digital account numbers na nakapost sa screen, no? Feel free. Gayun din po sa pamagitan ng ating cellular number, pakitext po yung inyong mga intentions o intentions sa mga kaibigan ninyo. Then of course, you can also be a mission partner po natin sa pamagitan din po nitong ating love offerings. At sa inyong screen, nandiyan po yung ating BPI account number sa pangalan po na St. Paul Seminary Foundation. But kung magka-problema po kayo dyan, at halimbawa, meron kayo, nasa lugar kayo na hindi tumatanggap ng deposito para sa isang foundation, please, please communicate with us through Facebook, through whatever. Facebook po is the best, no? Messenger is the best. And then, ibibigay po namin sa inyo kung anong account ang pwede nyo pa rin gamitin. Okay? So, by that, you can be another partner and mission. And of course, palaganapin po natin itong ating apostolado, no? Sa abroad, muli, nasa screen po yung ating pong mga connectivities, yung mga iba't ibang digital platforms and digital accounts na pwede po natin gamitin to broadcast, to telecast itong Sambuhay TV Mas. Make it known, na ipamalita po ninyo sa mga OFWs na kaibigan nyo sa abroad. Pero pangalawa, dito naman po sa Pilipinas, nasa screen din po yung iba't ibang mga cable networks at channels na gamit po ng TV Maria. Again, let us make this known for our spiritual growth. Di po ba? No? So, hanggang sa darating po natin muling pagsasama-sama sa ngalan po ni Father Resty de la Peña at lahat po ng bumubuo ng production ng Sambuhay TV Mas, nais po namin iwan sa inyo ang panalangin ito ni Father James Alberione to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, and my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, and actions, that I may always please you and Jesus my God. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate.